Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga na naman po mga kapatid. Tayo po ay muling makakarinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay panandaliang manalangin. Aming Ama sa Langit, sa kabutihan mo kami ay lubos na nagpapasalamat sa umagang kay ganda na iyong kaloob. Salamat po sa magdamag na pag-iingat at paggabay sa amin. Salamat po at muli na naman kaming makakarinig na iyong salita na siyang magbibigay kalakasan sa amin sa buong maghapon. Gabayan mo po kami at ingatan ang aming mga puso upang kami ay manatili sa iyong presensya. Bigyan mo po kami ng banal na pangunawa sa minsang iyong ipagkakaloob sa amin sa umagang ito. Sa ngalan ng ating Panginoong Yesus, amen at amen. Sa umagang ito, tayo ay babasa sa Exodus 22 verses 21 to 24. Ito ay pinamagatang Compassion for the Stranger and the Disadvantaged. Sabi dito, "Do not mistreat an alien or oppress him, for you were aliens in Egypt. Do not take advantage of a widow or an orphan. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused and I will kill you with a sword. Your wives will become widows and your children fatherless." Sa Tagalog naman po, huwag niyong aapihin ang mga dayuhan, alalahanin niyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapin nyo sila at dumain sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Dahil dito, kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayon, mabubiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Praise the Lord. Salamat po sa salita niya. Sabi dito sa verse 21 na huwag nating aapihin ang mga dayuhan. Dahil naging dayuhan din tayo, di po ba? Alam natin na ang pakiramdam ng isang dayuhan. Kaya ang dapat nating gawin, ituring natin silang katulad natin upang mahikayat natin silang magstay at maging komportable sa ating piling. Ayon dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 19, sabi dito, "Ibigin niyo ang mga dayuhan sapagkat kayo ay may naging dayuhan din sa Ehipto. Ituring niyo bilang kapatid." So ituring daw natin bilang kapatid ang mga dayuhan at iyon ang utos ni Yahweh sa Leviticus 19:33. At sinabi rin sa chapter 24 verse 22, sabi doon na ang batas ni Yahweh sa mga dayuhan at sa mga katutubong Israelita ay iisa. So kahit na dayuhan ka o kahit na taga rito ka, iisa ang batas ni Yahweh. At ang batas niya ay ibigin natin sila at ituring natin silang ating mga kapatid. Kaya naman po, dapat po natin silang asikasuhin. Especially di po ba kapag tayo ay may mga bisita sa bahay, inaasikaso po natin sila dahil yun po yung nature natin. Tayo ay mahilig mag-asikaso ng mga bisita. Doon tayo kinagigiliwan ng mga banyaga. At ang mga balo, sabi rin dito, ang mga balo at mga ulila ay huwag ding haapihin. Dahil sabi nga ni Yahweh na kapag sila ay nagsumbong sa kanya, sila ay kanyang apupuotan at mahihintulad sila sa balo at ulila. So kapag ating inapi ang balo at ang ulila, sabi rin sa sumunod na verse, tayo ay kapupuotan ng Panginoon kapag nagsumbong sila at humingi sila ng awa sa Panginoon. Kung ano yung dinadanas nila na ginawa natin, yun din ang dadanasin natin. Yun ang sabi ng Panginoon. Dito ay pinakita ng Panginoon na siya ay mahabagin o concern sa mga ulila at balo. Kaya po, pag minakita po tayong ulila or balo, pakitunguhan na po natin na maayos at atin silang tulungan hanggang sa abot ng ating makakaya. Dahil sa kanilang mga pinagdaanan at mga dinaranas, ganun niya kanya kamahal ang mga balo at ang mga ulila. Alimbawa, kung may lumapit sa inyo, at nagsanla, huwag niyo itong tutubuan. Lalo na alam niyo na sila ay ulila o sila ay balo. Kasi alam niyo po, ang pagiging balo at ulila ay napalakahirap na stage ng isang tao. Pag ikaw ay balo, wala ka ng katuwang sa iyong mga gagawin sa buhay. So parang nabawasan ka ng kalahating personality o kalahating katawan. At kapag ikaw naman ay ulila, wala kang aasahan kasi wala na yung mga parents mo. So saan ka pupunta? Lahat ng responsibilities ng iyong mga magulang para sa iyo ay nakaatang
tumatanga sa iyo. Especially kapag marami pa kayong magkakapatid, di po ba? Kaya naman, kapag nalaman natin ganun, tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya. At isa ito sa halimbawa ng pag-ibig at pagtulong mo sa mga nangangailangan tulad ng balo at ulila na mga hirap sa buhay. Ang pagtulong na hindi humihingi ng kapalit, sigurado ako na ang kagalakan ay sa puso ng sino mang tumutulong ng walang kapalit. At dahil dito, malulugod ang ating Panginoon. Di po ba? Dahil kapag tayo po ay tumulong, wag po nating asahan, may matatanggap tayo sa kanila. Kaya nga tayo tumulong kasi alam natin sila ay kapuspala. Di po ba? Dito po ang ating conclusion. Basahin po natin sa Galatians 6:10. Yun po yung napili ko. Sabi nga po dito, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So lahat, sabi rito, lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti dahil yun ang kinalulugod ng ating Panginoon. Dahil nais ng Panginoon na tayo ay tumulong gaya ng ginawa niya, mag-share sa mga nangangailangan upang maipakita nating tayo ay pantay-pantay sa mata ng lahat. Tulad ng sinabi sa 2 Corinthians 8 verse 14 and 15 na masagana kayo ngayon, marapat na tulungan nyo ang mga nangangailangan. At kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Di po ba? Sabi nga rin dito, kung kumuha ng marami ay hindi lumapis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. So sa kabuuan, sinasabi ng Biblia na wala tayong pagpipilian kundi maging sensitibo at seryoso sa mga pangangailangan na nakapaligid sa atin, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa paalala na kami ay maging matulungin sa lahat ng oras, especially po sa mga balo at mga ulila, Panginoon po. At huwag manguri ng kapwa, lalo na sa mga balo at sa mga ulila. Salamat po at binukas mo ang aming isipan na maging matulungin at maging mapagmahal sa lahat, lalo na sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy mo po kaming gabayan at paalalahanan sa aming mga ginagawa sa lahat ng oras. Mahal na mahal ka po namin, Lord, ang pag-ibig at ang iyong kalinga ang nais namin. Ito po ang aming samo at dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po sa lahat ng nag-tune in sa umagang ito, mga kapatid. Ako nga po pala si Olive Tyco ng CRC Antipolo DC na bumabati sa inyo at nag-aanyaya na muling makinig bukas sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit tuwing 5:30 ng umaga. Huwag niyo pong kalimutan ito. Napakasarap pong almusal ito. Maaari niyo rin pong i-bahagi ang video ito upang maging pagpapala din kayo sa iba. Salamat po at mapagpalang umaga sa lahat.